Ay, kwento ka lang. So, ang kwento ko ngayon ay tungkol din sa nangyari sa akin. And, napakahirap din pala ayun, magpo-post ka, tapos magkikwento ka, tapos ang dami mag-react. Kaya ako noon, dati, ang dami kong Facebook. Facebook ako para sa kamag-anak ko. May Facebook ako para sa high school friend ko. Kaya high school, elementary high school, meron akong Facebook para sa running. May Facebook ako para sa yung pagsali-sali ko sa mga yung panchicks ko, halimbawa, yung manliligaw lang ako ng babae. Tapos meron akong Facebook na pansali ko ng contest. So, nung time na yon, para bang nagsawa na rin ako, nung Facebook ko na ginagamit ko, nanliligaw ako ng babae, wala, as in talagang walang nagseryoso sa akin. Gusto kong sumali dun sa wanted shooter ni Papa Bol eh. Tapos hindi naman makasali kasi yun, layo naman. Wala naman kami kuryente. So, ginigop ko na yun. Facebook ko para sa elementary high school friends ko. Ayun, medyo hindi ako mano na parabang napag-iiwanan ako. Naiiwanan talaga. So, ginawa ko, in-unfriend ko na lang yung mga kabatchmate ko, tapos naiya din ako. Tapos nag-reunion ako yung kami yung pioneer ng reunion namin ng elementary. Tapos yung batch namin ng Quezon National High School, hindi na rin ako sumali. Tapos yung friends ko naman para sa running, yan. Dati ang daming friends noon, tapos unti-unti binabawasan ko na siya. Gusto ko na siyang ay tanggalin na talaga, totally. Kasi lahat naman siya, mini-message ko na mag-subscribe sa akin, tapos nagsisim lang yung iba, tapos yung iba nagsusubscribe din. Tatanggalin ko na rin yun, talagang gusto ko yun. Tapos yung isa naman, friend ko, para lang manalo ako ng contest. Yun, hindi rin talaga ako manalo sa Wawawin, tapos sa mga contest. Talagang ginigop ko yun, napakakulit ko doon. Tapos yung Facebook ko, pansarili ko, para sa mga kamag-anak ko. Hindi ko na siya ma-open-open. So, yun yung mga Facebook ko. Tapos, yun, totally, ngayong 2022, ngayon ay June 23, iisa na lang yung Facebook ko yung ginagamit. Yung official yung ginagamit ko talaga. So, hindi na ako nag-a-add ng maraming friend. Tapos, yun, yung siniseryoso akong isa. Tapos, parang, din, wala na rin yung sitwasyon namin. So, sabi ko, meron din yung nangyari sa no sa buhay ng kapatid ko. Nagkaroon sila ng kasal sila, tapos ayun, nagkahiwalay na rin sila. Tapos yun, siyempre, ang pag minor di ang bata ay ang edad ay bata pa, ang tawag dito, habak pa ng magulang, hindi pwedeng, so, complicated. Then, sabi ko, parang hirap din magkaroon ng karelasyon. Tapos ganoon nga, magkakaroon ng problema. Sabi ko, parang gusto ko magkaroon na lang ng sarili kong buhay na solo na lang ako. Tapos, parang ako talaga, feeling ko talaga, gusto ko rin talaga magkaroon ng girlfriend. Gusto ko rin talaga merong magmamahal sa akin. Tapos gusto ko rin talaga yung meron akong sariling buhay na meron akong bubuhayin, yung bagang responsibility. Totally, kahit naka-face mask ako, yung bagang kahit bungi ang aking ngipin, kulong ko lang ngipin ko sa bagaang, sa unahan. Yung bagang, basta yung anak ko, yung asawa ko, hindi ko siya gugutomin. Tapos, ipambayad sa ilaw, sa tubig, sa bahay, sa pagkain, sa damit, sa pag-aaral, sa pag nagkasal. Ano na ako dun eh, yung bagang mature yung isip ko dun. Then, siyempre, gusto ko talaga magkaroon ng hanap buhay, yung tulong sa akin nung matatanggap ko, ipanghanap buhay na. Pero dumating yung sitwasyon na magkakaroon ako ng karelasyon, tapos parabang hindi naman pala siya para sa akin. Tapos yung parabang yung focus niya hindi talaga sa akin. Parabang naghihintay ako ng message, hi and ni honey ho. Tapos yung response ko sa akin niya, parang nandalambig na siya. Sabi ko, siya pa ba yung magiging karelasyon ko? Ganun, hindi siya kagaya nung updated sa mga bagay-bagay na kumusta ka na, yung bagang nag-update. Sabi ko, parang
parang ano lang, sabi ko, let go na ako, move on na lang, farewell, paalam. Kasi naghahanap din ako talaga, pero sabi ko, kung meron talaga yung babaeng para sa akin, kahit hindi na ako tumanggap ng solo parent eh. Kasi siyempre, nangungulila din ako, wala ko din yung may magmamahal sa akin, may makakausap, may makakasama. Pero yun, asa pa rin ako na magkakaroon talaga. Pero ngayon, parang na-accept ko na wag na lang, o kaya gusto ko rin na wag na lang. Kasi nga, nangyayari sa akin, ano ko, up and down. Sabi ko, saan na dumating na yung para sa akin. Kasi gusto ko rin naman talaga na magkaroon talaga. In Jesus name, sabi ko, pagkalooban talaga niya ako. Kasi nga, ang hirap talaga ng solo talaga sa buhay. And kung dumating man siya, magpapakatotoo ako, magpapakalalaki ako, and ang responsibilidad ay responsibilidad. Ang hirap lang kapag napangasawa mo ay kasal din talaga, mahirap din talaga yon. Kahit nahiwala sila, kasal at kasal pa rin sila, nasa batas yun. Sana yung ano, yung talagang totally talagang pre-pre siya, na kahit idali mo sa altar, alam mo na yung pakasalan mo ay talagang para sa'yo. So yun lang, and kung mayroon pa akong hindi nabanggit, siguro sa kabuuan ng kwentong yun, yung ang tunay na pagmamahal, pinamahal mo sa lahat ng uri ng panahon. Ang responsibilidad ay responsibilidad. Yun lang, paalam po sa inyo. Bye.